Back mga ka-chikas. So, unang-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mga nanood ng aking previous video related to in default status ng pag-ibig loan na yan. So, isa-isahin po natin yung mga naging question dun sa previous video ko related to in default na loan status po ng pag-ibig. So, una, ma'am, ilang buwan po para makarenew? Ayan. So, bago ka makapag-renew, kailangan mo po munang masettle yung 6 monthly amortization mo. So, yun, dapat kailangan settled siya. And then, that's the time na pwede ka na mag-renew. Then, makikita mo naman yan sa online na pag-ibig kung eligible ka na for renew. Next question, okay lang po ba mag-dropbox? So, yun, sa akin, hindi ko pa kasi na-try si Dropbox kasi more on online talaga ako kapag nag-a-apply ng pag-ibig loan. So, I think kapag wala ka na talagang choice, pwede naman siya si Dropbox. Pero, parang may mga naririnig kasi ako na nawawala yung mga application doon sa Dropbox. So, yun, try nyo na lang. Pero, kung makaka-access naman kayo ng online, much better po talaga na online kayo mag-apply kasi matatrack nyo po doon yung application nyo. Then, makita nyo kung ano yung mga current status niya. Then, next question. Baka naman kailangan pa bayaran ng buo. So, hindi ko ganun ka exactly maintindihan kung ano ba yung nire-refer niya na buo. Pero kung yung nire-refer mo pong buo is yung binigay po sa'yo na kailangan mong masettle. Kasi diba, in my case, pumunta po ako sa branch mismo ni Pag-ibig. So, nung chinek po nila yung account ko, then nakita po nila na in default. So, binigyan po nila ako ng papel. Then, dun po nakalagay kung magkano yung na-skip kong payments. Then, magkano yung naging penalty ko. Then, magkano yung naging interest ko. So, kailangan nyo pong masettle yun ng buo. Yung tatlong po yun para ma-eligible po kayo for renew. Then, kung sinasabi mo naman po, kung kailangan mong bayaran ng buo, yung na-skip mong payment, penalty, interest, and yung balance mo doon sa previous loan mo na yun, hindi mo naman po kailangan bayaran yung balance mo pa doon sa loan mo. Kasi, ibabawas po yun doon sa nirenew mo na amount. Yeah. So, for example, ang renewable mo pong amount is 12,000. Then, sa previous loan mo, meron ka pa pong 2,000 na balance. Ibabawas po yun doon sa i-renew mo. So, parang 10,000 na lang po yung matatanggap mong pera. Yun. Next question po. Sa MPL nyo po ba, dalawa ang nalabas na error? Yung una is your current employer does not have a virtual pag-ibig for employer's account. And yung next na error is your existing loan is in default. Yan. So, yes po. In my case po, dalawang error na yun yung nakikita ko. Diba po, nag-a-apply ako via online. So, then, kapag clinic nyo po yung apply multipurpose loan, ang nag-a-appear po yung unang error, which is yung your employer does not have a virtual pag-ibig for employer's account. So, kailangan nyo lang po i-check sa HR nyo kung talagang nagki-cater po sila ng online application. Then, if yes, pwede nyo na pong i-disregard yung error na yon. Ang mahalaga lang po talaga is masettle nyo yung na-skip nyong payments, penalty if ever na meron, and yung interest if ever din na meron po. Yun lang po yung kailangan nyong i-settle. Then, kapag na-settle nyo po yun, kinabukasan, kasi sa akin, kinabukasan, nag-post na po agad yung payment. Pero doon sa branch po kasi, nung nagbayad po ako, ang advice po nila is after 2 days pa po yung posting of payment. Pwede mo naman siya i-check sa online. Mag-create ka lang po ng online account sa Pag-ibig para ma-check mo po kung nag-a-appear na or pwede ka na or enable na po yung button para mag-apply online na multi-purpose loan. Ayan. So, yun. If nakikita naman po yung HR nyo, yung company nyo ng online application, then error, disregard nyo lang po yung error na yun, yung isa.
Basta ang mahalaga is ma-post po yung payment nyo para maging para mawala po yung in default status niya. Ayan. So yun. So kung may mga question pa po kayo, comment down, then tignan ko po kung magbablog pa po ako ulit para naman doon sa pagtatakal ng mga other questions. Thank you po.